Hello sa ating mga ka-reality of life. Welcome back to my channel. This is Diderick again. Ayan, so I hope nabasa nyo naman yung announcement ng DTI, no? Si Secretary Lopez. Ayan. Ewan ko ba, uso ba ngayon talaga ang ano, ang katangian na nanggagaling sa kung saan-saan? Noong nakaraan, pinaproblema natin itong tinusulong ng DILG, ng IATF, na sige pa rin sila dun sa shield. Nasabi nga, simplify things, di ba? May helmet na eh, di ba? Ang dami pang kailangan gastusin. Ayan, gastos pinag-uusapan. Ang dami na nga sumadsad, ang dami na nga sumubsob. And fortunate dun sa iba, nasabi nga, they're still holding on, no? Hindi naman lahat sasabihin na talaga naman na apektadong-apektado ng sitwasyon nga nitong pandemya ng COVID-19. But this one, talking about the online barter illegal. Of what reason, Sec? Anong tax? No, it's an old things. Nabanggit na nga doon, di ba? Yung bagay na meron ako na ayoko na, pag magsuswap kami of the same value. Halimbawa, binili ko itong flashlight. Then meron ako halimbawa tatlo. Then wala akong pera. Then yung kapitbahay ko, may tindahan. Gustong-gusto niya yung flashlight ko. Nabili ko kasi to nung maganda yung trabaho ko. E nawalan ako ng trabaho. Ngayon nagugutom yung pamilya ko. Then, siyempre, titingnan yung value. Magkano ba ito nabili? Ma, nabili ko 1,000 pesos. E siyempre, pag yung ang galing kasi ano, sa mall, eh, bili kang t-shirt. 500 yung t-shirt, tapos mali yung size. Pag binenta mo outside na nung mall, kahit may resibo pa, walang bibili ng 500 nun. Damoson, mabibenta mo pa yung pinakamaganda na 400. Namasahe ka pa nun, ha? Hindi pa ba nabawi yung pagod at oras mo. No. So, bibenta ko halimbawa to, sabi ko sa kanya, sige, pare, ano na lang, 800 or 500. Palit sa bigas, tsaka dilata, para may makain yung pamilya ko. Anong tax, itatax mo dun? Diba? O, yung mga may mga kolektor ng laruan, meron siya sabi nga, anong magaganda yung sitwasyon. Nga ganyan, kolektor laruan, yung mga game cards, di ba? Football, baseball, basketball, whatever, no? Or anything, like yung mga pre-lab clothes, no? Bag or anything. Then at that time, wala ka. Then wala nga pera sa pera, eh. Di ba? When I bought this one, I already paid the tax, no? Then, palit tayo, di ba? Wala, eh. Walang wala. Walang bibili, wala rin pambili yung ano yung pakapalitan mo. So magsuswap na lang. So syempre mabababa yung presyo, wala ka. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Wala ka naman binili, nasasabihin na naibenta mo rin at the same, no. Maliban na lang kasi kung lupa 'yan na tumataas yung value, but it takes a lot of years before it happens. Then, paano hahabulin tapos pwede doon sa parting Tawi-Tawi, doon sa parting Sulu? They are part of the Philippines, no. Then in urban, lahat apektado, di ba? Hindi ko alam kung saan mo yan na sinasabi ko eh. But ang dami nyo dyan sa gobyerno. Ang dami nyo. Hindi kayo lahat lumubog din sa lupa.
Sabay-sabay kayo. Wala na bang katinoon yung pinag-iisip ninyo? Puro na lang kayo papansin, puro kayo papampam, puro na lang kayo pabida. Ano? Anong tax? Well, hindi naman brand nyo pinag-uusapan eh. Gamit, 'di ba? Oh. Palit tayo, cellphone ko, 'di ba? Walang-wala pare, 'di ba? Isa pa akong cellphone, eh, yung old style. Palit ko na lang 'to, makakain, 'di ba? Everybody turns in the situation of sinasabi natin survival of the fittest. Kaya nag-trade, nag-swap. No, palitan tayo, 'di ba? Meron akong alagang manok, may native akong manok. Kaso hindi ko mailuto, wala akong mantika, wala akong pangrikado. May punta ako sa kapitbahay na may tindahan, may tindang gulay or something. Palit, bigay ko na lang, palit tayo sa manok ko. Pakapalit ng papaya, luya, bigas, sili, 'di ba? Magkano ba yung native na manok? Pagka binili mo sa palengke at mga 200 pesos o isang kilong bigas, di ba? Ricardo, luya, sibuyas, dahon na sili, papaya, okay na yan, sige, tabla na yan, uwi na, ulut, at papatayin mo naman yung isang manok ngayon. Tax? Tatax mo yun? Ano, saan lupalop ba ng, ano, ng galing naman yun na pag-iisip ninyo? Na-tax na nga eh, kung materyales, na sinabingit nga natin kanina, may tax na nga ng binili dahil nag-depreciate yan in time. Katulad ng sasakyan, 20% yan yearly. O, swap ko yung sasakyan ko. Diba? Sa sasakyan, swap na lang doon sa bagong motor. Ayoko na ng sasakyan. Eh, gusto niya yung sasakyan. Of the same value, lalagyan na date of sale yun. Pero walang pera sa perang nangyari. Ano pang iahabol na tax? Minsan isipin din kasi yung mga pinagsasasabi sa parang sa mamamayan. Palibasa kasi magandang katayuan ninyo. Hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman nyo nasa baba. Hindi ko alam kung ano ba yung pinag-iisip ninyo. Kung gumagawa ba kayo ng paraan para tulungan yung mga kalaban, kung kalaban ba kayo o kakampi ba kayo ng gobyerno, para ibagsak ulit yung gobyerno at lahat isisisi na naman doon siya nasa taas. Hindi ko lang alam kung ano isasagot ng presidente dyan sa mga pinagsasasabi mo na yan, Seke. Konting ano naman, anong tawag, delikadesa naman sa pagsasalita. Diba? Wala na ka delikadesa yung pinagsasabi nyo. Konting hiya naman. Hindi naman nagpalit na lang, di ba? Pre-love shirt, palit ng bigas o ano man. Or, uy, maganda yung t-shirt mo. Uy, gusto ko yung jacket mo. Magkano bili mo dyan? Palit tayo, sige. O, hindi ko na gano ginagamit to eh. O, di ba? O, yung pantalon mo, palit tayo doon sa sapatos ko. Ang dami akong Levi's eh. Di ba? Trip yung sapatos mo eh. O, same value ba yan? Mga ganun bang klase? Tapos tax nung binili, tax na eh. San nang galing yung itatax pa yung trade? No, gulay sa baboy, sa karin ng baboy, di ba? May perni ako di. Lahat, kahit anong gawin kong isip, hindi ko makita kung anong dapat mong itax eh. Ikaw kaya, ipalit namin, tapos pwede ba kami mag-isop ka namin sa ibang bagay o sa ibang tao, tapos hahanap kami ng tax? Tama ba ako dun, mga kaibigan, no? Si Sec Lopez, i-trade natin, di ba? Tapos singil tayo. Labas ng kidnapping, kasi pagkapalit ng pera, ransom, eh. Di ba? Yung bang kinidnap, pagka nagpalit, nagbayad ng ransom, may tax? Palalain na natin, di ba? Hindi, na wala namang ano, eh, ang binigay ng mga tao, nagkukaya sabing online trade. Kasi nga, di ba, bawal lumabas, may quarantine, usap-usap. O, pati kapitbahay mo, hindi mo madalaw. O, pare, ganito. Tapos, simplihan na lang doon sa labas. Sige, lagi ka lang masilya dyan, iwan ko, kukunin ko na lang, damputin ko na lang, magka-distansya tayo. O, alaw, sige, pare, yung t-shirt mo. Thank you, ayan na yung bigas mo. O, di ba, nag-trade. O, may bago kong damit or something na yung gustong-gusto kong damit niya na limited edition. Ah, ganun kasi yun eh, yung something that will attract. Pero, talking about taxing things out, yung sa online business, nabanggit ko na yan last time, sinabing yung mga bloggers, YouTubers, is katulad na mangyayari dun sa mga online sellers, no, sa mga merchants. I agreed with that. Sabi ko nga, mga kaibigan ko nag-online, are you reaching this part or level or bracket of 250,000 annually para sabi na nervyosin ka? If you are just earning na, sabi nga natin sa normal na salita ng Pilipino, isang kahigisang tuka. There's nothing. Pero yung mga nakikita natin, yung mga na Jessica Soho pa nga dyan, na present dyan sa TV,
yung mga nagbebenta nga ng mga mamahaling gamit, alahas or something ng mga milyonaryo at milyonaryo na tax them. They are selling expensive things. Not everything in social media are cheap materials. So, okay lang yung sabi ko nga, that's fair. Kasi yun na yung kanilang bread and butter eh. But on this situation of trading and bartering, diba? Yung pagbabartering na to, is hinahabol mo, pahahabol sa pulis na parang mga kriminal. Tapos, ayan, itinataon nyo pa doon sa pagkakataon na nadyadyaan na ipasa na yung sinasabi ng anti-terrorism bill or terrorism law. Diba? Ano ba? Gumagawa kayo ng paraan to crash down the government regarding sa mga pinag-iisip nyo, kung nag-iisip nga ba kayo pare-pareho ng dyan. Kung ako ang Pangulong Duterte, pinagtatapong ko kayo lahat sa dagat, wala rin pakinabang yung mga utak nyo eh. Ang daming mga negosyo, DTI, no, yung mga nag-overpricing, wala kayong na-re-report, wala kayong hinahabol, wala kayong nagagawa. Kung ano-ano pinag-iisip nyo para magpasika sa social media, sa insap, sa media, sa interview, of such bullshit things sa pinagsasabi mo. Frankly speaking, you're talking about a piece of crap. Is that the thing that isasabihin nyo sa mamamayan who's trying to survive on this pandemic na parang sabi nga, yung paborito kong damit maging pagkain ng pamilya ko, hahabulin mo ko, pahuhuli mo ko sa palis, tataksan mo ko at kung ano-ano pa, of what reason? Konting ano naman, konting konsensya naman, konting sabi nga, gamit nito, lagay dito, sabay-sabay. No? Alam mo kasi, sa totoo lang, ang problema sa tao, hindi problema sa tao yung ano eh, yung pagiging mahirap. Alam nyo, kayong mga ganyan mag-isip, ang problema nyo, ano? Yung pagiging tao, ha? Yung magpakatao, yun ang kulang sa inyo eh. Huwag yung sobrang talino. Yan sa DILG, sa IATF na yun na sinasabi na nga, may helmet na nga, ibawal nyo yung open face. Cover to cover na nga, nasa likod. Magdadaldalan ba yun, nagmumotor? Diba? Naka-helmet, nadudun na yun siya, na rin humihing ano-ano, may mask na nga sa loob, para na rin mask yun eh. Ganun na yung inisip, katangahan na nga eh. Diba? Parehas naman kayo eh. Ewan ko ba? Kung ano bang... Nakakaano eh, nakakasuya ng ano, tapos pagka ganito pa nagsasalita yung mga tao. Sabi ko nga, this is a free opinion, this is a balanced opinion system na ginagawa ko sa channel ko at wala akong dapat ikatakot pa sa sasabihin na yung mga cyber libel dahil hindi ako naninirang puri. Pinupuna ko yung sinasabi ninyo na nakikita namin, hindi lang ako, ng halos lahat ng mamamayan na isang katangahan. Oh. So, anong dapat kikitakot? Paninirang puri, sa bibig nyo nagmula, andyan sa balita na sinasabi nyo na hahabuli, ipapaan yung mga polis. Yes, yung mga merchant, kaya sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, online sellers, di ba? Magpa-DTI ka para mapakita mo na isang legit seller ka. If you are not reaching that level naman ng sinasahod pag dinivide mo by 12, yung 250,000, at least doon sa buyer, you assure to them that you are a legit seller. Para walang reklamo o gobyerno. Magawa ka ng dokumento. Illegal mo yung sarili mo kasi negosyo mo yan eh. Ang dami nag-online seller, hindi naman part-time, kundi talagang bread and butter na. So you don't have to be afraid with that. But with these things, I will not agree of any part of this. Dahil talagang hindi maunawaan. Hindi ko alam kung bobo ba o mahina comprehension ko para hindi ko maunawaan itong bagay na to. Pero sabi ko nga, papalit ko ng bigas at isang noodles at ilang pirasong itlog yung flashlight ko para kumain ngayon yung pamilya ko. Hahabulin mo ako ng tax. Konting ano naman, konting pag-aalala naman sa mamamayan. We are facing the battle of this pandemic and everybody is trying to survive. Mostly, especially na sasabihin natin na nadudoon talaga sa nawalan talaga ng kapasidad na apektuhan. Hindi lang naman yung ABS-CBN na panibagong sinasabing mo, may rami nang naunang nawala ng trabaho and their cry out is nonsense for me. Sabihin man wala akong damdamin. Mas marami akong dapat isipin at mas marami akong dapat unawain. Nakikita nyo yung cry out ng mga malalaking yan? Yung bang mga nasa lansangan yung mga batang nagugutom, na ipagdasal nyo ba sila? Napunan nyo ba sila? Huwag yung puro na dahil sa iniidolo nyo yung artista na dudukay na katindi kayo, pakakainin niyang mga yan.
I am not against ABS-CBN. Sabi ko nga, ever since na gumawa ako ng topic regarding them, nothing. Andyan sila, pakiko. Wala sila dyan, pakiko. I live my life with and without them. Unang-una, hindi naman ako fanatic. It's just a network showing some such bullshit things, no, na pinalalabas, no, sa isang istoryang wahabang buhay yatang hindi na matatapos, no. Yung mga napumasok ng kolehiyo, nakagraduate na ng college, hindi pa tapos yung pinanonood nyo. 'Di ba? Yung mga kabastusan na nandiyan ni Kabayo. So that's it eh. And I don't mind. Sabi ko nga, I it's funny, I laugh, but if it is below the belt, it's not my style. So yun lang naman yun eh, 'di ba? So thinking about them, tapos eto magsasalita ng ganito regarding just sa the online barter is illegal. Really? For God's sake, think before you talk. Katulad din na sinasabi nyo sa mga netizen pag nagbabas, think before you click. Kayo naman, bago naman kayo magbibitaw ng ganyan ang mga idea ninyo, think, balance, alalahanin ng mamamayan who are trying to survive, no? Survival of the fittest ang sitwasyon ng karamihan sa nangyari dito sa pandemya. And everybody's trying to push and move forward. At palala ng palala, pataas ng pataas ang kaso. Dahil marami pa rin talagang matigas ang ulo na pinagmumulan pa nga niya mga sinasabing freedom of expression, freedom of the press. Sige, magpupunta kayo sa labas. Sabi ko nga, ba't di pa kailat higupin ng lupa? Ayun lang, wala akong masamang tinapay dito sa sinasabi ko. I just want to remind you, Sec Lopez, no, of DTI, think before you talk. Kasi yung threat mo sa dulo, hahabulin namin yan, PNP, kasama na yung mga merchants, online sales. Wow! You treat everybody like a criminal. Wag ganun. Ang OA eh. OA. Diba? Ayan, mga kaibigan, kayo na ang magdesisyon, kayo na ang humusga. No, sunod-sunod eh. Hindi, dapat na ilatag ko na yung isang ano ko, nauna tuloy ito dahil nabutan ako ng buryon eh. Nagpalitan lang eh, tax na hinabol. Ang dami niyang dapat habulin ng tax. Yun ang intindihin ninyo. Huwag yung taong nagtatry lang ang makasurvives. Hinahabulan mo ng konting barya. Ano ang habulin mo? 5-5. Ano itatax mo sa isang lumang flashlight at pinali sa bigas? Minsan isipin din, huwag yung sosob ang tatalino nyo. Kaya nga kayo nandiyan dyan eh. Kaya nga kami nandito, bobo kami. Kaya nga kami namumula, bobo kami. Ayan. Katulad nga na sinasabi ng mga kapanalig ng mga nasa kabilang parlor eh. Diba? Pag nakaganyan, tanga. Pag nakaganito, disente, matalino. Nasagot yung nga eh, pare-pares tayong tanga. Idolo mo yan, idolo namin to. Lahat tayo tanga dahil na tayo may tinatawag na idolo. Kung idolo man ang ginagamit yung salita. Kaya kung isa ka sa kanila na sinasabing disente, pero kulang sa pag-iisip na to, unang-una ko na sigurong sasabihin. Siguro kung ako nga presidente, sinipa na kita agad-agad. Ganun ang pag-iisip nyo para sa mamamayan. Pasensya na. Nakakapikon lang kasi hindi nakakatuwa kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip. Ang dami mong dapat intindihin. Illegal, illegal, illegal. Hindi na. Ayan. Mga kaibigan, kayo na bahalang magbalanse na sitwasyon na to. Sinasabi ko lang yung aking naramdaman dahil unang-una hindi talaga siya nakakatuwa. So, malaya niya maibibigay ang inyong opinion. Sabi nga, kung ano man ang inyong damdamin, kung ano man ang sa tingin ninyo, kung mali ba ang sinasabi ko, malaya kayo ipahayag ang inyong komento, i-bash nyo ko, murahin nyo ko, tirahin nyo ko, whatever. Diba? Malaya kami ilalagay dyan sa ilalim ang inyong komento para mapag-usapan natin kung saan ako nagkamali or kung sila ba ang mali tungkol sa ating pamumuna. Ayan. So, again, this is Dadrick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Ang ganda pala nun sa Tagalog, no? Ang buhay ay hindi isang problema para solusyonan, kundi isang katotohanan na kailangan mong harapin. Sasuluhin ko nga sa Tagalog. Ang dami nag-request sa akin, Tagalog ko daw. Ayan, so sa lahat ng aking mga subscribers, mega 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 shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyong pagbigay suporta. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, it's your choice. If you think that this channel is giving you good ideas, something to learn,
You can follow me by clicking like, as I said, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. At sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyong lahat dahil ang pagsuporta nyo sa channel na to ay nakalaan para doon sa mga batang lumalaban. Our little warriors na nandito sa page natin na Piso para sa Anghel, a Peso for an Angel. If you opted to help them personally, you can go to the page. Tingnan niyo yung mga bata, andun yung kanilang mga detalye. Si Dadrick, walang hinihingi kahit singkong duling, magmula sa kahit sino man. Kayong kusang magpapadala sa kanila, nandun doon ang mga contact number ng kanilang mga magulang. Alamin ninyo, tunay na sitwasyon ng mga bata. Baka sabihin nyo, nangi-scam lang. Karapatan ninyong alamin kung talagang tutulong kayo. Walang masama ang tumulong, tandaan. A good karma bounce back, a better one for everyone. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng aking mga kapwa OFW kung nasan paring man tayo ng mundo. Ingat. At sa ating mga mahal sa buhay, ingat. Disiplina ang kailangan upang maging ligtas at malampasan itong pagsubok ng COVID-19. Kaya kung wala rin lang naman dapat gawin o importanteng kailangan gawin sa labas ng bahay, manatili sa loob upang maging ligtas. Sa aking pamilya, Mami, I love you so much. To my two kids, 3H, I love you guys. God bless us all.